Welcome sa aking channel Kaalaman TV at kung bago ka lang sa aking channel pa-click naman yung subscribe button sa baba at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ating balikan ang nakaraang kwento kay Maria Labo. Ito ang kwento ni Maria Labo, halika at ating pagtunghayan ang nakaraan. Ayon sa kwento, pulis ang asawa ni Maria na ang pangalan ay si Daniel at may tatlo silang anak. At naninirahan sa Western Visayas, hindi masagana ang kanilang buhay ng kanyang pamilya kaya naisipan ni Maria magmang ibang bansa at napadpad si Maria sa isang Canada. Nagtagumpay naman si Maria na makahanap ng work bilang isang kasambahay. Hindi naman masyado nahihirapan si Maria sa kanyang trabaho dahil mabait naman ang naging amo nito. Hindi nga lang mahilig lumalabas ng bahay at makikipag-usap, nasa loob lang ng kwarto ito. At si Maria masayang ipinagluto ang amo nito at madalas pinapaluto nito ay kalahating atay. At matapos ang ilang buwang paninilbihan, nagkasakit ang amo nito. At halos di na makabangon at lingid sa kaalaman ni Maria. Ang kanyang amo ay isang aswang. At malala na ang kalagayan at bago pa man mamatay ang amo nito. Mayroon itong matinding pakikiusap at sobrang naawa naman si Maria. Kaya sumangayon ito at pinasa sa kanya ang itim na sumpa, ang itim na kapangyarihan. At simula noon, namatay na ang kanyang amo at nawala na siya ng trabaho, yun napipilitan siyang bumalik sa Pilipinas. Yun na nga, nakaramdam si Maria ng paunti-unting pagbabago sa kanyang katawan, tila nauuho siya at kumukulo ang kanyang tiyan. Di maipaliwanag ang hinahanap ng kanyang sikmura. Ilang araw ang nakalipas ng pagbalik ni Maria sa Pilipinas. Ay mayroong isang kababalaghan ang naging balita. Sa komunidad, isang bata ang natagpuan sa kanilang bayan. Patay na bata at butas ang tiyan nito at parabang kinain ng hayop ang lamang loob nito. At isang araw, umuwi ang kanyang asawa pulis at hinanap ang kanyang mga anak at may nakahain sa mesa. Masarap ang niluto ni Maria para sa kanya, nagtataka yung pulis na asawa na tuwing umuwi ito. Sinasalubang ito ng kanyang mga anak. Si Maria naman ay tulala habang nagtataga ng karne, hindi sinagot ni Maria ang tanong ng kanyang asawa kung saan ang mga anak nito. Ngunit tinuro niya lang ang kanyang niluluto at umalis si Maria para makakain ang kanyang asawa. Maya-maya lang ay narinig si Daniel ng iyak ng bata, na nanggagaling sa ilalim ng mesa. Nang tingnan ito ni Daniel ay nakatago ang kanyang anak, at nakatingin ito sa reef na nanginginig ito habang tinuturo sa kanyang ama ang reef. At tiningnan ni Daniel ang laman ng reef. At nang buksan ni Daniel ang reef, laking gulat niya nang makita niya ang ulo ng kanyang anak na babae. At napatakbo siya sa nakahain sa mesa at nasuka siya sa kanyang nakita. Nanggagaliti siya sa sobrang galit ni Daniel, kumuha ito ng itak. At hinanap ang kanyang asawa at nakita niya na nakaluhod at kinain ang kanyang bunso at tinaga ito ni Daniel. At nataman ang mukha nito, ngunit nakatakas ito. At sinabing palipat-lipat ito ng lugar upang makahanap ng mabiktima, ngunit ang asawa nitong si Daniel ay umalis na sa kanilang lugar at tuluyan ang iniwan si Maria Labo. Ngunit si Maria naman ay wala itong permanenteng address. At muling kakakilabot na balita at muli na naman itong may nabiktima sa lugar ng Masbate. At maraming usap-usapan kung ito ba ay totoo o kwento-kwento lamang. At hanggang dito na lang ang ating kwento, at kung nagustuhan mo ang ganitong video, paki-like naman, share and comment.